Niyakap ni Leon ang dalaga na nakatalikod sa kanya. Hindi niya lubos akalaing. Tapos yung mga ako rito na ibibigay niya ang lahat sa magiging anak nila ay pumayag ito kagabi. Kung sana pala noon niya sinabi iyan sa dalaga, ay baka dati niya pa itong naangkin ng ganito. I love you, baby. I'm sorry kung nagkulang man ako noon. Pupunan ko na yun ngayon. Thank you for this chance, baby. Pangako, hindi na mauulit pa kung ano man yung nagawa ko noon. Nakapikit na sa ad ni Leon bago niya masuyong hinalikan ang mabangong buhok ng babaeng yakap niya. Tulog pa ang babae at gusto niya ngayon niya isuot ito sa kamay ng babae para ma-surprise ito kapag nagising na ito. Napangiti pa siya na makita kung gaanong kaperpektong nagkasya ang singsing sa daliri nito. Pakakasalan na kita. Pananagutan ko ang mga nangyari sa atin ngayon. Damn, hindi mo alam kung gaano ko pinangarap to, Luciana. Lahat ng mga gusto mo gagawin natin ngayon na magkasama. Marami tayong mga plano noon na hindi natuloy. Ngayon, gagawin na natin. Everything you want, baby. Everything. Pagkatapos ay muli niyang niyakap ng mahigpit ang dalaga. Hindi nagtagal ay napansin niya ang paggalaw ng dalaga. Baby, good morning. Hurry up and open your eyes. I have something to show you. Aniya na nakangiti pa. Hanggang sa humarap na ang dalaga sa kanya. Saka lamang tila nagunaw ang buong mundo niya na mapagtanto ang nangyari. Ibang babae itong katabi niya. At hindi si Luciana. Ibang babae ang napagsabihan niya ng mga pangako niyang iyon. And who the hell are you? Bulalas ni Leon. Habang nakatingin sa dalagang naangkin niya ng gabing iyon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sinabi kaninang umaga ng sekretary ng malaking mansyon na tatawagan na lang daw si Arena kapag nakapag-desisyon na kung makukuha ba siya bilang katulong sa mansyon. Hindi kasi siya nakapagtapos ang pag-aaral kaya hanggang ngayon katulong at kung ano-anong trabahong may maliit na sahod lang ang nakukuha niya. Malaking pera pa man din ang kailangan niya, lalo pa't malaking halaga ang kailangan niya para sa kapatid niyang may sakit sa puso. Laking pasasalamat ni Arena nang tawagan siya ng numero na binigay sa kanya ng sekretary. Can you come? Sa bahay ko. Please? Saad ng boses ng lalaki sa kabilang linya. Lalaki ang nasa kabilang linya. Medyo nagtaka pa nga siya. Kasi alas 9 na talaga ng gabi siya pinapunta doon kahit pwede namang umaga siyang kausapin ng magiging amo niya. Pinapunta ka? Angat ang kilay na usisa ng katulong na nagbukas ng gate para sa kanya. Bahagya namang umiti si Arena sa babae. Itong numero niya. Itong tumawag sa akin. Ito rin ang numerong binigay ng sekretary niya sa akin kaninang umaga nang na-interview niya ako. Pinapupunta niya ako. Kaharating nga lang din ni sir ngayon eh. Sige, pasok ka. Ani ng katulong at niluwagan ng bukas ng gate. Baka nasa office yun ngayon. Sinundan naman ni Arena ang babae sa pag-akyat sa malaking bahay. Bulwagan at tanggapan pa nga lang ay halos mapalaki ng mukha ni Arena sa pinagalong gulat at pagkamangha. Napakalaki ng bahay. Mas lalong nakakamanghang tingnan niya yung gabi na. Kahit pa yata magtrabaho siya sa buong buhay niya ay hindi niya makukuha ang ganoong kalaking bahay. Pasok ka. Yaya ng katulong at binuksan ng malaking pinto para kay Arena. Nandito na po siya, sir. Imporma ng katulong at saka siya iniwan mag-isa roon. Lampshade lang ang nakabukas sa tabi niya kaya hindi masyadong maaninag ang buong lugar. Isa lang sigurado siya. Sigurado siyang malaki ang silid. Magandang gabi ho. Nandito na po ako. Ani at nagsimulang humakbang. Napasingap na lang siya nang may humaklit ng braso niya at nagulat na lang siya nang atakehin ng marahas nitong halik ang labi niya. Gusto niya itong itulak pero malakas ito. Namilog ang mga mata niya nang bigla na lang nagsara ang pinto. Sinara nito ang pinto. Sir? Putol na saad ni Arena na hindi malang ikinatinag ng binata sa paghalik sa kanya. Hindi na rin naman nagawa pa ni Arena na magsalita dahil nagpatuloy lang ang binata sa paghalik sa kanya.
Nagulat na lang siya na bigla na lamang siya nitong buhatin at huli na na mapagtanto niyang nasa ibabaw na siya ng malambot na kama. Patuloy pa rin siya nitong hinahalikan at tila ba ayaw nitong pansinin ang mga pagpalag niya. Baby, please. I want to have a baby with you. I promise, our child will inherit all of my assets. Natigilan siya sa narinig mula sa lalaki. Gusto niya magkaroon ng anak mula sa kanya? At ipapamana sa magiging anak nila? Hindi ito ang dahilan kaya nag-apply siya dito. Ang gusto niya lang noong una ay pumasok siya bilang katulong doon. Ginagawa niya iyon dahil na rin sa isang tao, sa kapatid niyang may sakit sa puso. Hindi na rin siguro masama kumapit lang sa patalim, lalo pat kailangan niya ngayon ng malaking halaga para sa kapatid. Maliit na halaga lang ang makukuha niya sa pagtatrabaho roon bilang katulong. Ikukumpara sa makukuha niya sa mayamang lalaking to kapag binigay nito sa kanya ang parte niya na napag-usapan. Kalaunan ay pikit mata siya nagpaubaya sa mga halik ng lalaki. Ang totoo ay virgin pa siya. Wala siyang alam sa mga ganitong bagay kaya nakaramdam siya ng kaba. Niyakap ni Leon ang dalaga na nakatalikod ngayon sa kanya. Hindi niya lubos akalaing pagkatapos niyang mangako rito na ibibigay niya ang lahat na magiging anak nila ay pumayag ito kagabi. Kung sana pala noon niya sinabi iyon sa dalaga ay baka dati niya pa itong naangkin ng ganito. Mahal na mahal niya pa rin si Luciana. Hanggang ngayon kahit na nakipaghiwalay na ito sa kanya matagal ng panahon. Kahapon ay nagkita ulit sila sa isang club. Para siyang asong bumubuntot sa babae pero ayaw pa rin siyang pansinin ito. Kaya ay nagpakalunod na siya sa alak after noon. Gusto niya itong suyuin pero ayaw na siya nitong lapitan. Napakasaya niya kagabi nang sagutin nito ang tawag niya at nagpunta ito sa bahay niya matapos niyang sabihin pumunta ito roon. Kahit itanggi ng babae ay mahal pa rin siya nito. I love you, baby. I'm sorry kung nagkulang man ako noon. Pupunan ko na yun ngayon. Thank you for this chance. Pangako, hindi na mauulit kung ano man ang mga nagawa ko noon. Napapikit pa ang saad ni Leon bago niya masuyong hinalikan ang mabangong buhok ng babaeng yakap-yakap niya. Napangiti siya. Medyo may kadiliman pa ang paligid. Alas 4 pa lang na madaling araw, nag-aagaw pa ang liwanag at ang dilim. Kinuha niya ang box na lagayan ng singsing. Doon niya inilagay ang singsing na matagal nang inihanda para kay Luciana. Tulog pa ang babae at gusto niya ngayon niya isuot ito sa kamay ng babae para ma-surprise ito pag nagising na ito. Napangiti siya na makita kung gaanong kaperpektong nagkasya ang singsing sa daliri nito. Pakakasalan na kita. Pananagutan ko ang mga nangyari sa atin ngayon. Damn, hindi mo lang alam kung gaano kong pinangarap to Luciana. Lahat ng mga gusto mo, gagawin natin ngayon na magkasama. Marami tayong mga plano noon na hindi natuloy. Ngayon, gagawin na natin. Everything you want, baby. Everything. Pagkatapos ay muli niya niyakap ng mahigpit ang dalaga. Nakakapanibagong yakapin ang babae. Mukhang pumayat ito. Mas lalo lang tuloy siyang nakaramdam ng guilt. Hindi kayo masyadong naging stress si Luciana lately? Kung sana kasama siya ng babae ay matututukan niya sana ang kalusugan ng dalaga. Kahit abala siya noon sa trabaho ay hindi siya nagulang sa pagpapaalala rito na huwag magpapabaya ito sa sarili. Pinagmasa niya ang singsing sa daliri ng babae hanggang sa nagliwanag ang paligid. Umaga na. Napansin niya ang paggalaw nito at ibig sabihin ay gising na ito. Excited na siyang makita ang magiging reaksyon nito kapag nakita ang singsing sa daliri nito. Gusto niyang makita ang reaksyon nito sa oras na nag-propose na siya. Baby, good morning. Hurry up and open your eyes. I have something to show you. Aniya na nakangiti pa. Hanggang sa humarap ang dalaga sa kanya. At saka lamang tila nagunaw ang buong mundo niya nang mapagtanto ang nangyari. Ibang babae itong katabi niya at hindi si Luciana. Ibang babae ang napagsabihan niya ng mga pangako niyang iyon. Who the hell are you? Balalas ni Leon habang nakatingin sa dalagang naangkin niya ng gabing yon. Paano ka nakapasok dito? Fudge! Sino nagpapasok sa'yo? Who are you? Answer! Nagagalaiting saad ni Leon sa dalaga. Matapos siyang makapagsabi ng kung ano-ano ang kabaliwan kanina,
Malaman-laman niya na ibang tao palang nakarinig ng mga pangako niya na para dapat kay Luciana. Wala po akong ginawang masama. Kayo po ang nagpupunta sa akin dito. Damn it! Binagsak niya ang baso ng alak sa sahig, kaya't mas lalong natakot ang babae. I'm not a fool to believe your stupid reasons. Magnanakaw ka, no? O binayaran ka ba para akitin ako kagabi? Sino nag-utos sa'yo? Umiyak ang babae. Hindi niya nahinintay na makapagbihis pa ito para paulanan ng mga tanong. Wala siyang pakialam kahit kanina pa itong namumutla sa takot sa kanya. Wala siyang pakialam kung ano man ang mga rason nito. Galit siya dito. Naloko siya nito kagabi. Kahawig nga ito ni Luciana kaya siguro hindi niya kaagad napansin na ibang babae pa lang kasiping niya kagabi. I will call the police. Namilog ang mga mata ng babae. Wala po akong ginawang masama, sir. Eh bakit ka natatakot kung wala ka namang ginawang masama? Pakiusap po. Lumuhod ito sa pagmamakaawa. Pero hindi siya nakinig at humugot ng cellphone para talagang makatawag pa ng police. Kaya lang nagulat na lamang siya nang bigla na lamang tumayo ang babae at tumakbo palabas. Mabilis ang pangyayari. Hindi niya na ito nasundan pa. Hanggang sa napagtanto niyang nadala ng babae pati ang singsing na inilaan niya para kay Luciana. Paiimbestigahan niya pa sana iyon kung hindi niya nalaman na talagang kasalanan niya naman pala talaga ang lahat. Siya ang tumawag sa babaeng iyon. Inakala ng babae na tanggap na ito sa trabaho kaya nakatanggap siya ng tawag mula sa kanya. Nagpunta ang babae dahil tinawagan niya. Siya ang nagpapunta. Ang problema ay napagkamalan niyang si Luciana ang babae. Napabuntong hininga siya. Hindi siya gumamit ng proteksyon nang gawin niya iyon. E paano kung mabuntis niya ang babae? Isang taon na nang haraan na mabalitaan niya na lang na ikakasal na si Luciana. Pakiramdam niya ay kinarma na siya dahil sa mga nagawa niya. Ang agad na tanong na pumasok sa isipan niya. Ang babaeng nakasiping niya na inakala niyang si Luciana. Sir, hindi pa rin namin mahanap hanggang ngayon yung babae. Hindi namin siya matuntun at mahirap siyang hanapan ng lead dahil palipat-lipat daw ng tirahan ng babaeng yon. Isa sa report ng mga private investigators niya nang itanong ang tungkol sa update sa babaeng nagngangalang Arina. Ngayon ay pahirapan na siya sa paghahanap kay Arina matapos maiwala ng sekretary niya ang resume ni Arina. Ayon dito ay nakapili na ito at hindi kasama si Arina doon kaya't binasura na lang din ang ibang resume. Kasama ang kay Arina. Hindi nito alam na malaking bagay ang itinapon nito. Wala siyang ibang magawa kundi ang mapabuntong hininga na lamang. Wala siyang intensyong buluhin ang babae kaya nga pinapahanap niya ito. Ang gusto niya lang ay malaman ang kalagayan nito at kung nagbunga ba ang nangyari sa kanila. Balak yung suportahan ng bata kung sakasakali. Hindi siya tumigil sa paghahanap sa mga ito hanggang sa dumaan ng 18 taon. Pinagbasta niya ang mga gusali sa labas ng opisina. Tanaw mula doon ang buong syudad. Nasa edad 50 na siya ngayon at nananatiling malakas. Iniingatan niya ang kanyang sarili dahil pakiramdam niya hindi pa siya handang iwan ang buhay na ito. Marami pa siyang dapat tapusin at mabigat na responsibilidad pa ang nakaatang sa balikat niya. At isa pa'y, hindi pa siya nakakabayad sa kasalanang nagawa niya kay Arina. Kahit ilang taon ang nagdaan, ay hindi niya pa rin makalimutan ang babae. Sir, magsisimula na ho ang meeting ninyo. Nasa meeting hall na ho ang lahat. Pumasok ang sekretary niyang si Leonora. Ang kaedaran niyang babae na simula pa noon ay nananatili pa rin sa tabi niya at hindi kailanman naisip na lumipat ng kumpanya. Salamat, Nora. Handa na ako. Tumangot, lumiti naman ang babae at saka formal nang isinara muli ang pinto ng opisina. Sa isang araw ay nakailang meeting siya. Busy-busy talaga siya. Tutok siya sa mga importanteng bagay kaysa sa makisama sa mga empleyado niya. Aware siyang tinawag na siya ng mga tauhan niya ng boss sungit dahil na rin sa mannerism niyang parating nakasimangot at mukhang seryoso sa lahat ng bagay. Marami nang takot sa kanya noon pa man. Pero iyong mga sanay na sa kanya ay hindi na natitinag sa paseryo-seryoso niyang tingin. Good morning everyone, let's start. Aniya na makapasok sa silid at nakita ang nakaupo na ang lahat ng kasama sa presentation.
Bakas ang tensyon sa mga nagpe-present. Kahit matagal na mga ito sa field na to, ay natataranta pa rin kapag nandyan na siya sa paligid. Hindi niya alam kung ilang beses nang pre-practice sa mga ito ang gagawin ngayon. Pero kahit seryoso at mukha siyang strict, ay na-appreciate niya ang pagpupursige ng mga empleyado niya para lamang masatisfy siya. Ilang oras din ang itinagal bago natapos ang kanilang meeting. Nananakit na ang likod niya bago pa siya makalipat sa panibagong meeting. Napapabuntong hininga na lamang siya. Talagang tumatanda na siya. Hindi niya na mapigilan ang pagtakbo ng oras. Hindi katulad dati na kaya niya makipagsabayan sa mga batang empleyado niya at madalas pang nakakauwi ng 12 midnight. Ngayon ay hindi niya na iyon magawa. Tumanda na nga siya at lahat-lahat. Pero hindi niya pa rin alam kung magkakaroon pa siya ng pamilya na siyang pag-iiwanan niya ng mga yamang meron siya. O baka i-donate niya na lang lahat ng pera niya sa kahit saang orphanage. Nasa parking lot na siya ng mga bandang alas 7 na ng gabi. Mga ganong oras siya umuwi sa bahay niya. Kaya lang muntik na siyang matumba nang umikot ang paningin niya. Mabuti na lang at may mabilis na kamay na kaagad na nakaagapay sa kanya at tinulungan siyang tumayo ng maayos. Naku, naku, ayos lang mo ba kayo? Ano ang nararamdaman ninyo? Natatarantang usisa ng binata sa kanya. Binawi niya ang braso sa binata at nananatiling seryoso ang tingin ng balingan nito. Nakasuot ng pang-janitor ang binata. Halatang nagtatrabaho ito sa kumpanya niya. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Baka pagod na ho kayo. Nauuho po ba kayo? May tubig po ako dito. Hindi na natapos ang lalaki ang sasabihin dahil bigla niya na lang itong tinalikuran. Hindi siya nakipag-usap sa mga empleyado niya at wala siyang balak magsayang ng oras para makipag-usap lamang. Marami pa siyang gagawin. Diretso ang sumakay na siya sa sasakyan at ilang saglit lang ay dumating naman ang driver niya. Sinulya pa niya ang janitor na nakasunod ang tingin sa sasakyan niya. Baka sa mukha ng lalaki ang pagtataka. At dito nagtatapos ang ating unang kabanata. Sino kaya itong binatang empleyado na tumulong sa Don? May kaugnayan kaya sila? May kaugnayan kaya ito sa kanyang nakaraan? Abangan sa mga susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istory mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.